Sa mga nakalipas na taon ay nag-iimbito na ang pamunuan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa anunsyo ng mga pelikulang pumasa sa Metro Manila Film Festival 2022 na magsisimula sa December 25, ngayon ay hindi muna. Ayon sa spokesperson ng MMFF na si Noel Ferrer ay pagkumpleto na ang top 8 movies para mas marami ang mapag-usapan kaysa ngayong top 4 pa lamang. Bukod dito ay nag-iingat din ang nasabing ahensya ng gobyerno dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa Metro Manila. Ayon sa anunsyo, ang nangungunang 4 na script ay pinili ng mga kinikilalang miyembro ng selection committee batay sa mga sumusunod na pamantayan. Artistic Excellence 40%, Commercial Appeal 40%, Filipino Cultural Sensibility 10%, at Global Appeal 10%. Ang selection committee ay pinangunahan ng mga multi-awarded at well-respected na mga pinatawan ng industriya ng pelikula na sina Boots Anson, Roa Rodrigo at Jesse Ejercito. Samantala, para sa 48th year ng MMFF, ang gagamitin nilang tagline ay, Balik Saya. 2 taon ring hindi nagkaroon ng Metro Manila Film Festival na face-to-face dahil through online lang lahat. Ang naunang 4 na MMFF 2022 official entries base sa on-script submission ay ang mga sumusunod. Love You With an Accent, mula sa ABS-CBN Film Productions, Incorporated. Starring sina Coco Martin at Jody Santa Maria. Sa direksyon ni Rodel P. Nation Seno. Nananahimik ang Gabi, Rain Entertainment Productions. Sa direksyon at panunulat ni Shugo Preco. Starring sina Ian Veneracion, Mon Confiado at Heaven Peralejo. Partners in Crime, ABS-CBN Film Production Incorporated at Viva Films. Sa direksyon ni Kathy Garcia Molina. Starring Vice Ganda at Ivana Alawi. The Teacher 1017. Sa direksyon ni Paul Soriano. Starring sina Joey De Leon at Tony Gonzaga. May we continue to support Filipino films back where it should be enjoyed, in the theaters and movie houses. Looking forward to a successful MMFF 2022. Maraming salamat sa panonood.